Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang wudu, paghugas o ablution ay isa sa mga importanteng ibada o gawaing pagsamba sa Islam. Kung walang wudu, hindi natin magagampanan ang salah. Ang pagwudu ay naglilinis din ng ating maliliit na kasalanan. Ito po ay mga hadith tungkol sa wudu na kung ating gagawin ay maaari po tayong magkaroon ng malaking gantimpala. Ang unang hadith, mula sa Sahih Bukhari at Muslim, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuwing tayo ay matutulog sa gabi, tayo ay magwudu, humiga sa ating kanan at sabihin ang susunod na dua. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi ansalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi ansalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag sinabi natin ang dua na ito at tayo ay kunin ng Allah sa gabi na iyon, tayo ay mamamatay sa fitra o sa tamang paniniwala. At kapag tayo ay magising sa umaga, tayo ay makakakuha ng kabutihan. Sinabi din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na gawin nating huling salita bago tayo matulog ang dua na ito. Ang pangalawang hadith mula kay Tabarani na inantasan ni Sheikh Al-Albani na Hasan o Good Hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ang alipin ng Allah ay natulog na may wudu, may anghel o malaika na sasamahan siya sa gabi, at kapag siya ay gumalaw o umikot sa kanyang pagtulog, ang anghel na kasama niya ay magdudua. O Allah, patawarin mo ang iyong alipin dahil siya ay natulog nang may wudu. Napakaganda ng mga hadith na nabanggit. Tunay na ang mga ito ay biyaya ng Allah sa kanyang mga alipin. Kaya mga kapatid, ugaliin po natin magwudu bago matulog at gawin nating huling salita bago tayo matulog ang dua na binanggit sa unang hadith. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. O Allah, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo at ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Inihaharap ko ang aking mukha sa iyo at ako ay lubusang umaasa sa iyo nang may pag-asa at pagkatakot sa iyo. Tunay na walang ligtas na kanlungan at kubli sa iyo maliban sa iyo. Sumasampalataya ako sa aklat na iyong inihayag sa propeta na iyong isinugo.